Nahuli ka po yung pambibiktima ng salisigang sa customer na isang kainan sa Cavite. Natangay ng mga kawatan ng bag na naglalaman ng halos 100,000 piso. Narito ang report. Tila mabilis pa sa alas 4 ang pananalisi na ito na naganap sa isang restaurant sa Cavite na nakuha na ng CCTV noong Disyembre. Sa restaurant, makikitang hindi alintana ng nakaupong biktima ang magaganap. Unang papasok ang isang lalaki kasabay na isang babae na tila mga customer. Matapos ng halos isang minuto, lalakad ang babaeng nagpapanggap na customer. Maya-maya pa'y papasok ang limang katao na nagpapanggap na customers. Ang isa pa nga sa kanila ay buntis. Mag-iikot ang mga bagong pasok sa restaurant na tila tsumetsyempo. At ang biktima pupunta ng banyo, iiwanan ang kanyang bag sa upuan at kanyang kasama. Agad namang pupunta sa tapat ng lamesa ng biktima ang suspect kasama isang lalaki may paper bag. Inabangan ng mga suspect na malihis ang atensyon ng kasamahan ng biktima. Habang ang iba pa nilang kasamahan, aagawin ang atensyon ng matauhan ng restaurant. Nang makahanap ng tsyempo, agad kukunin ang bag at saka isisilid sa paper bag. Biglang karipas ng alis ang lahat ng mga nagpapanggap na customer. Sa pangalawang CCTV ng kainan, bago ang nakuhan, isang van ang magbababa ng dalawang suspect. Pagkatapos ay bababa ang lima pang kasamahan nito, may iwan ang driver. Nang maging successful ang nakawan, magsasakayan ang pitong suspect sa van at aanda rito. Ang biktima hanggang ngayon hindi makapaniwala sa sinapit. Pagkatapos namin kumain, nag-CR ako and then hindi ko napansin na meron na palang pumasok na mga tao. So at first ako syempre iniisip ko lang na customer lang din sila. Dahil nga may kasama, naging kampante ang biktima na hindi ito mawawala. Sa inuupuan kong chair, and then may katabi siyang chair, doon ko siya iniwan. Kasi ang iniisip ko lang noon, nandun naman yung tao, nandito yung tao sa harapan eh. So makikita niya kung may lalapit or diba. Ang tinangay ng mga suspect, naglalaman umano ng halos 100,000 piso. Nandun yung pera, and then yung benta ng shop ko, yung sahod ng mga tao, yung susi ng shop, lahat ng shop ko. And then yung tawag dito, yung sarili kong pera, and then ATM, mga credit cards, ganun. Dahil dito, agad itong inilapit ng biktima sa kapulisan na isa umanong bodus. Sa tingin ko po, ay modus po yun. Yan po yung tinatawag na salisigang. Na kung saan, yung pag magkakaroon, pagkakataon yung isang magnanakaw, bali, yun ang kanila, nakukuha sila ng mga gamit po. Sa ngayon, gumugulong na imbestigasyon ukol dito. Nakakuha po kami ng, mula sa footage na nakuha namin, yung plate number ng nasabing sasakyan. Yung plate number po ay XHR113. Mabalik, pag malaman na po natin yung kung sino po yung may-ari ng nasabing sasakyan, saka ho natin sasampahan ng kaso po. Hiling din ang kapulisan agad mahuli ang maito para hindi na maulit pa sa iba.